natin. Pero ang dalangin natin, makakita tayo ngayon ng mga sariwa, bago, mga makukulay na kahulugan. Pinamagata natin itong carriers and hosts. James 2:17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Kailangan ang tunay na pananalig ay may kasamang gawa. Luke 5:17-26, minsan habang si Jesus ay nagtuturo, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo doon. Sila'y galing sa bawat bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y makapagpagaling ng mga may sakit. Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Sinikap nila makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya tumakyat sila sa bubungan. Binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan." Pagkarinig nito ay nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Palibhasa ay alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinapatawad ko na ang iyong mga kasalanan o tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa," sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Agad namang tumayo ang lalaki at sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sa mga naroon at nagpuri sila sa Diyos, sa pagkamangha ay sinabi nila, "Nakakita tayo ngayon ng mga kahangahangang bagay." At yan ang pagkukuhanan natin ng mga mahalagang aral. Luke 5:17, one day some Pharisees and experts in the law of Moses sat listening to Jesus teach. They had come from every village in Galilee and Judea and from Jerusalem. So there were religious leaders and authorities, experts. God had given Jesus the power to heal the sick. And some people came carrying a crippled man on a mat. They tried to take him inside the house and put him in front of Jesus. But because of the crowd, they could not get him to Jesus. So they went up on the roof where they removed some tiles and let the mat down in the middle of the room. So very colorful yung kwento and very vivid, no? These men were carrying a crippled man. And they tried to take, and they put, they went up, they removed, they let the mat down. So, puro verbs, puro action words ang makikita natin dito. Mga pagkilos, pagtatrabaho. Luke 5:20, when Jesus saw how much faith they had, He said to the crippled man, "My friend, your sins are forgiven." Now, action shows faith. And definitely, the action of the carriers only reflected the faith of the one being carried. Kaya yung buhat-buhat nila ang pinansin ni Jesus at binigyan niya ng napakahalagang kataga na pinapatawad ang kanyang kasalanan. So, makikita natin dito, friend plus sins forgiven, si Jesus ay friend of sinners. Tinawag niya yung tao na friend, tapos sabi niya, "Your sins are forgiven." He is a friend of sinners, as many other verses allude and as many other verses clearly state. Luke 5:21, the Pharisees and the experts began arguing, "Jesus must think He is God. Only God can forgive sins." So ito mga religious experts ato, as usual, they argue a lot and they think they are God's protectors, defenders of the faith. They think that they are enemies of those with other faiths, and they are executioners of the unbeliever
or the other faith believer. Ganyan ang mga religious experts noon hanggang ngayon. Laging nakikipagtalo, laging may reklamo, laging may pintas, at akala mo sila ang tagapagtanggol ng Diyos, sila ang tagapag-ingat ng mga katotohanan, at handa silang sumugod at mangagat sa mga taong may ibang korte ng paniniwala kaysa sa paniniwala nila. At sabi nila, only God can forgive sins. It's almost as good as saying, we are the Pharisees and teachers of the law. We are the experts and authorities. We are the representatives of God. We are the exclusive distributors and dispensers of forgiveness, not Jesus. Actually, yun ang tinutumbok nila. No offense sila that Jesus forgives kasi dapat God lang through them, the Pharisees and the teachers of the law. Luke 5:22-23. Jesus knew what they were thinking and he said, why are you thinking that? Is it easier for me to tell this crippled man that his sins are forgiven? Or to tell him to get up and walk? So ano nga ba talaga ang madali? Is it easier to tell than show? Of course, it is easier to tell. Mahirap to show. Pero ang gagawin ni Jesus is to prove na kaya niya yon. He would also show that he not only can tell a person that is forgiven, he can show the immediate fruit of that forgiveness, healing. Luke 5:24, but now you will see that the Son of Man has the right to forgive sins here on earth. Jesus then said to the man, get up, pick up your mat, and walk home. At once the man stood up in front of everyone, he picked up his mat and went home, giving thanks to God. So first naman ito, stood up, picked up, went home, giving thanks. Punong-puno ng verbs ang kwento na ito, punong-puno ng action words. Kasi true faith has action. A lot of action. Luke 5:26, everyone was amazed and praised God. What they saw surprised them, and they said, we have seen a great miracle today. And really, they have. Tayo ba makakakita pa rin kaya ng mga ganyang miracles? O nakakakita tayo pero hindi natin napapansin? Obserbahan natin, the mat carrier's great faith and stubborn persistence were very, very crucial to the story. Mahirap magbuhat ng isang taong lumpo. And there were many obstacles. There was time and effort that was needed to do this. There was the weight of the man in the bed to think of, and there was the distance. Hindi tinukoy kung gaano kalayo ang nilakbay nila, pero hindi naman sila naglakad ng isang hakbang lang, nandun na sila sa bahay na kinaroroon ni Jesus. So maraming mga hadlang, oras, panahon, bigat, etc. etc. Pagkatapos, hindi sila makapasok. Ang dami-daming tao, nahadlang na naman. There was another obstacle, the height of the roof. Inakyat pa nila yung roof, and then the tiles na babakbakin, and the Pharisees and the teachers of the law na naghahanap ng mapipintasan at maipipintas. Napakaganda na may lesson tayong makuha dyan, mga kapatid. Be a crippled someone's carrier. May mga tao sa paligid natin, crippled. Physically crippled, financially crippled, emotionally crippled, spiritually crippled. At lalo sa mga panahon na ito ng crisis, panahon ng quarantine, panahon ng lockdown, maraming crippled. So gawin nating misyon, mga kapatid. If we are able, kung hindi tayo yung pasyente at hindi kailangan tayo yung maging pasyente, bumuha tayo ng kapwa. Let us be someone's carrier. Dalhin natin yung kapwa na yon sa Panginoon through prayer, through counseling, through help, through practical help, through teaching. Basta akayin natin ang ating kapwa. Kung kaya niya maglakad. Pero kung hindi, buhatin natin siya. At maraming talinghaga yung pagbubuhat na yan. Pero ang mahalaga, find a crippled person and carry that crippled person. At kung tayo magtutulong-tulong sa pagbuhat, dadali ang gawain. Marami ngayong mga tao na de-depress. So, yun ang kanyang crippledness. Yun ang kanyang crippling situation. So, buhatin natin siya. Aliwin. Bigyan natin siya ng kasiyahan.
bigyan natin siya ng libangan o kaya ay nang magagawa something productive, something nice para mawala yung kanyang pag-iisip sa mga bagay na nagpapalungkot o nagde-depress. That's a way of carrying a crippled person. At kung ang kapitbahay natin, yung kaya nating abutin, walang nakain, kulang sa gamot, baka may mga extra gamot tayo, mga maintenance medicine na ang dami nating stock, tapos yung kapitbahay pala natin, ang angailangan yun, pwede nating i-share habang may quarantine, habang kulang ang mga supply, maaaring pagkain ang kulang sa kanila, gamit sa bahay, kasi marami naman hindi na-anticipate na kailangan nila mag-stock ng maraming bagay, at kumisan wala namang pambili kahit gusto nila mag-stock. So, may crippling effect sa kanila ang kalagayan na ito. Pwede rin tayong maging carrier of such crippled persons. Tayo na ba na mag-isip? Kayo-kayo na mga kapatid. Tayo-tayo ang mag-isip, sino ba ang crippled dito? Remember, pwedeng physical, mental, spiritual, emotional, financial, etc. Kung ano ating kakayahan, yun ang itapat natin sa kakulangan ng iba. A wise man once said, from each according to ability, to each according to need. Anong ability natin? Anong need ng ating kapwa? Then pwede nating yan ay mapagtapat para magkaroon ng katugunan ng pangangailangan ng kapwa. At tayo man, kumisan tayo yung crippled, yun din ang ipanalangin natin na lahat ng tao ay magkaroon ng carrier spirit para tayo naman ang buhatin nila, akayin nila, tulungan nila. Panapanahon lang naman ang pagtutulungan eh. Hindi naman laging ikaw yung tumutulong, hindi rin laging ikaw yung tinutulungan. Bigayan kung ano ang kakayanan at kung ano ang pangangailangan nating lahat. Kaya mahalaga mga kapatid is to keep ourselves healthy and strong so we can be carriers of others. Kung yung pagbubuhat man na yun ay physical o emotional o spiritual. At sa ganito mga panahon, syempre malaki yung sidecar. No? Maraming mga pag-iisip yan, labanan sa loob ng isip. Kailan kaya matatapos ang lockdown? Kailan kaya ako makapagtrabaho ulit? Paano kaya kami makaka-recover? Sa aming mga nalugi, sa aming mga losses, etc., etc., etc. Maraming isipin. Kaya mahalaga, palakasin natin ating loob. Tibayan natin ating dibdib. Palakasin pa natin ang pananampalataya, higpitan pa natin ang paghawak sa Diyos. Nang sa gayon, tayo'y malakas at pwede tayong magbuhat, tumulong sa kapwa na pinanghihinaan ng loob, na nasisiraan ng loob. Kaya, mahalagang ministry yan. Una, no, huwag ka na maging pasyente, huwag na ikaw yung bubuhatin, huwag na ikaw yung papalakasin ng loob. Kasi, malakas ka, pinapalakas mo ang iyong sarili, tinutulungan mo yung sarili para you will be strong enough para tumulong sa kapwa. Kaya huwag na tayong magtakutan, huwag na tayong magbalibalita ng mga nakakanerbiyos, nakakatakot, na hindi naman pakikinabangang malaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Huwag nang reklamo ng reklamo, yung ang init ngayon. Mabuti nga mainit eh, dahil namamatay daw yung mga mikrobyo sa init. At saka ano naman ang mangyayaring magaganap na solusyon kung nagreklamo ka ng nagreklamo, ipopost mo pa sa buong social media na mainit, eh, nadadagdag ka lang sa negative emotion ng mga tao. So, imbes na sila ay tulungan mo at buhatin, eh, pinapabigat mo yung kanilang kalagayan. At kung tayo, eh, magpapahina ng loob, tayo ay madi-discourage, tayo ay madi-depress, tayo ay magkakaroon ng panic attack at kung ano-ano, tayo ay magiging pasyente. Kung talaga namang umaabot tayo sa ganoon na pagiging pasyente, eh di pabuhat tayo sa mga katabi natin, sa mga nagmamahal sa atin, ganoon talaga ang buhay. Pero sikapin natin na huwag tayong umabot doon. Pagka yung ating iniisip ay pumupunta na doon sa nakakalungkot, itaboy ang lungkot. Pagka pumupunta na sa direction ng depression at mga panghihina ng loob yung ating iniisip, ibahin ang iniisip para huwag tayong dumating sa breaking point. Para huwag tayong dumating doon sa biglang ikaw ngayon ng naghahanap kay Crispin at kay Basilio. Dahil magiging pasyente ka nun. So mga kapatid, ang linaw nun, di ba? Let us be strong to be carriers of others. But in case, natamaan ka na tapatan na yung kahinaan mo ay bumigay, nang hinaang yung loob, naging ikaw yung crippled person, ikaw yung naging kailangang aliwin, tulungan, eh, let it be. Tulungan talaga tayo. Pero, bago naman makating ang tao sa ganung point,
na siya magiging pasyente, may proseso yon. Pag lagi kang naglulungkot, lagi mong ina-entertain ang lungkot, lagi kang nakikinig ng mga nakaka-nervyos, lagi kang nagbabasa ng mga nakakatakot, proseso yan bago ka makarating sa point na ayan na, nabasag na yung loob mo, pinanghinaan ka na ng loob, nahati na yung loob, kailangan ka tuloy ngayong maging pasyente ng iba. So, iwasan natin dumating sa ganong point. Tibayan ang dibdib, piliin ang iniisip, piliin ang binabasa, piliin ang pinapapasok sa isip para huwag tayong pambugaran ng mga negative emotions. Then, kung yan ay mangyayari, we are strong enough, tayo yung makakatulong sa ating kapwa. So, be a carrier. And bring your crippled man to Jesus. Whatever it means. Ipanalangin mo siya, bigyan mo siya ng payo, bigyan mo ng lakas ng loob, bigyan mo ng mga pangangailangan sa buhay, kasi yun ang pagdadala sa tao sa kay Jesus. Binibigyan mo sila ng solusyon, dinadala mo sila sa pag-asa, dinadala mo sila sa kagalingan. Overcome all obstacles kung ikaw yung carrier. Marami kasing carrier na pinapahirapan sila ng mga obstacles. The power of God is so much greater than the power of obstacles. Kaya huwag tayong magpadala sa ganong mga bagay. Tingnan natin yung house owner. Let us consider the house owner's willingness to welcome Jesus and the people into his house. Ba, malaking abala yung sa bahay niya. And to make his bahay a sambahay. Nagkaroon ng pagsamba, nagkaroon ng pagtuturo sa Jesus, nagkaroon ng pagpapagaling. Napakapalad naman ng bahay na yun at ng may bahay na yung bahay na yun ay naging sambahay, pagsamba sa bahay ang naganap. Make your house a sambahay. Yung nandun. Jesus, siya ay sinasamba, siya ay itinuturo, at yung mga nagpupunta doon, dumadalaw o dumadalaw electronically, ay nadidinig nila ang dinig ni Jesus. Nalalaman nila mga katuruan ni Jesus, yun ang napakagandang gawin sa ating mga bahay. The house owner was willing to have the tiles of his roof removed. Imagine, itong mayari ng bahay na ito was willing to be inconvenienced because there were people who needed Jesus. And Jesus was in his house, so he allowed his house to be dismembered and dismantled para lang makapasok ang taong nangangailangan kay Jesus. Let the tiles of your house be removed for God's work. Whatever it means. We should be willing to be inconvenienced. We should be willing to be dragged into something more difficult than the usual. Kung iyon ay mangangahulugan na makakalapit ang mga tao kay Jesus, mailalapit ang mga tao kay Jesus, at tayo magiging instruments of God's blessings. The Pharisees and the teachers of the law were there, as we know. And imagine, they were having the comfort. They were seated. They were useless there. There was a useless occupation of space. Kasi hindi naman sila talaga nandun para maniwala, para makinig, nandun nga para mag-criticize. The Pharisees and the teachers, unwillingness to yield space to the truly needy, the crippled man. Pagpasikip lang yung mga Pharisees dun eh, kaya tuloy hindi nakapasok itong tunay na pasyente. And let us consider their opposition to Jesus and His work. Yun ang ginagawa ng mga Pharisees na ito. Now sa ating buhay, kumisa, pwede maging tayo yung Pharisee na yan. Don't let your presence, your position, hinder people from approaching Jesus. Huwag ikaw maging abala.
makakalapit na nga mga tao sa Diyos, ikaw pa itong magpapasikip, ikaw pa itong abala, ikaw pa itong sisira ng loob nila, ikaw pa magdi-discourage. No, dapat hindi yung role ng mga Pharisees na yan ang maging papel natin sa buhay. Kasi kaya sa mga crisis, may mga ganyang types. Crisis na nga, abala pa. Crisis na nga, sila pa itong nakakasikip, hindi tuloy makarating yung humihingi ng tulong doon sa tulong, hindi makarating ang pangtulong doon sa tutulungan, dahil nakaabala, nakakontra, nakakriticize. Huwag tayong maging ganitong type, lalo kung panahon ng crisis. And finally, yung character, yung main character ng kwento na hindi malang natin nadinig ang boses na hindi nagsalita. The crippled man's faith is something that we should really emulate. The crippled man's action, obedience. Nalaman niya nandoon si Jesus, buong willing na siya na nagpabuhat at nagpunta doon kay Jesus. Willing na willing siya na dalhin sa bubong at idaus-dos pababa. Siyempre, that's a dangerous thing also. Pero meron siyang mga tinake na risk. At nung sinabi ni Jesus na, bumangon ka, buhatin mo yung higaan mo at umuwi ka na. Hindi niya sinabi, paano ko babangon? Eh, crippled nga ako. Hindi siya naghanap ng mga reklamo, hindi siya naghanap ng criticism. Siya dahil naniniwala siya, sumunod. Tumayo siya. Can you imagine the exercise of faith of a crippled man to stand up? Hindi yung pinalaki niya yung takot, yung duda, yung nervyos, sumunod siya. At napatunayan niya na pag sumunod siya kay Jesus, makakatayo nga siya. At hindi lang yon, ang tagal-tagal na niyang binubuhat ng mga taga-buhat. Ngayon siya ang nagbuhat na kanyang higaan at umuwi na siya. Siyempre,